Hello guys, good morning. Ngayong araw, maglilinis tayo ng disc brake ng ating motorsiklo. So ngayon, tinanggal ko na ang kanyang brake caliper. So tatanggalin natin yung brake pad. At fast forward ko lang para medyo mabilis lang ng konti. So ayan, natanggalan natin yung isa. So titingnan muna natin kung okay pa ba siya. Medyo makapal pa naman. So lilinisan lang natin maya maya. So itong isa na naman, tanggalin natin. So itabi lang muna natin ito at tatanggalin natin yung isa. So ayan guys, natanggal na natin. So ngayon tingnan natin kung may medyo makapal pa siya. So okay pa naman. So ngayon guys, hugasan na natin siya gamit lang ng tubig tsaka yung Scotch Brite. Minsan kasi may mga putik o mga likabok na tumitigas yung hindi nakuha sa pressure washer, kaya kailangan natin alisin. So kailangan tanggalin natin yung caliper mismo. So ayan guys, tapos na natin yung isa. Itabi muna natin. Ito na namang isa, lilinisin natin. So ayan, tapos na, nalinis na natin. Ngayon dito na naman tayo sa caliper. So ito guys, ngayon dito tayo sa caliper. Linisan natin ng mabuti kasi maraming alikabok na tumitigas dito. Yung mga hindi natamaan ng pressure washer natin. Isa kasi sa mga dahilan guys kung bakit minsan hindi gumakagat yung preno natin at saka minsan nag-stuck up siya, yung palagi nakadikit yung brake pad sa plate. Kaya ang mga isa sa mga dahilan nito is yung dumi na nakadikit sa caliper, nag-stuck up yung mga spring niya. Yeah, hindi niya may release.
So yun guys, tapos na tayo maglinis. Punasan na lang natin siya, patuyuin natin konti. Tapos i-assemble na natin mamaya-maya. Ay, balik natin yung mga parts na mga tinanggal natin kanina. So guys, mag-assemble na tayo. Ibalik na natin ang brake pad. Tsaka i-align lang natin ng konti para hindi masikip doon sa plate niya. At pagkatapos nito, higpitan lang natin. Hindi naman masyadong mahigpit. Gamit itong Allen wrench. And so ito guys, naikabit na natin. So higpitan na natin. Medyo tama-tama lang. Hindi naman gaano kahigpit ang kinakailangan dito. Importante lang na hindi siya umaalog pag tinapakan yung pedal. And so ito, tapos na natin masimbol. So ikabit na natin ulit sa kanyang pwesto. So guys, ito na ikabit na natin ng disc brake. At higpitan lang natin yung tornilyo niya. Tsaka align natin ng konti para okay yung takbo niya. Smooth yung takbo niya. Ayan. So, ayan. Okay na. So guys, final testing na tayo. At final check up na rin para higpitan na natin ang bolt niya. Saka para matapos na rin tayo. So guys, kung nagustuhan niyo itong video ko, paki-like and share na rin po at subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa panonood at bye-bye!